Narinig nyo yan, Wandar, yan yung kinakover ho natin. Panuuri nyo kung paano natin to, kung ano yung natuklasan natin ang naging problema nito. Nag-overheat to eh, makikita nyo rito kung ano yung sirit ng radiator, ang lakas. Tapos makita yung after. Bubuksan natin yung hood nyan, dun sa before nya, makikita natin kung kaano kalakas at makikita nyo po yung after nya. Okay. Umpisa natin, panuorin nyo. Huwag kayong bibitaw. Para meron kayong makuhang kaalaman dito. Ito po yung mga sikreto ng mga mekanikong matitindi. Tignan nyo po kung ano yung ginawa yung unang gumawa at ano yung gagawin natin ngayon. Okay. Punta natin, itesting natin, tignan natin. Balikan natin yung ano, yung nakaraan, kung paano natin tinesting. Panuorin nyo. Nakalagay na yung ano. Magpandar tayo, tignan natin kung may bula. Ganito lang gagawin natin, napakasimple. Sige sir, start. Ayaw, patay na. Wala na. Patay na yung discrete. Tapon na po. Makita nyo po yung sirit, yung compression, nasa labas na. Kaya mangyayari po dito, baba natin yung cylinder head nito. Baka natin itak overhaul. I-check po natin yung ano niya, yung balbula, yung cylinder head. Okay. Pwedeng may crack, pwedeng gasket lang. Sana, gasket lang naman para makatibit tayo. Yun naman po ang ano ko rito. Hindi pa crack. Kailangan pa rin ipamachine siya. Aba, kailangan pa rin po. Ayan po, check po natin yan. Ibaba natin ito. Lakas pa ng hatak, wala namang... Aba. Eh, nangyari nito. Anong sabi nito, sir? Nung una? Pinalitan ni sir yung ano, yung radiator. Tapos, yung secondary. Yung secondary po, pinarepair niya. Oo, naka-ano ako dyan. Di, ang nangyari, dagdagla ako ng dagdag ng tubig. Aba. Tapos ito po, bago na. Ito yung radiator niya. Kasi yun po yung radiator po, mga paps. Bago. Kaya, grabe yung sirit ng, ano, ng compression ng, ano, ng tubig. Talagang, ano, bumubulo, ano na, sirit na siya. Kailangan natin ibaba itong cylinder head na to. I-check natin kung sana, cylinder head gasket lang. Tapos yung cylinder head, obligado, ipamachine shop na natin yan. Para mawala yung bingkong niya. Okay, umpisa na natin to. Liwanag. Nagtanggal natin ang upuan. Kasi ang target natin dito, cylinder head. Ibaba natin yung cylinder head. Check natin kung bakit ganun kalakas ng ano, ng sirit ng ano, ng radiator. Ayan. Patanggalin to mga to. Mamaya, check natin yan. Ito, nababa natin yung ano, yung binaka-valve cover niya. Pero pansin ninyo po ah, ito, ginawa na ito. Tignan nyo yung ano, yung between blocks ng cylinder head, nilagyan ng silicone. At itong mga sinasabi kong ano eh, mga mekanikong professional eh. Parang ginawa nilang tubero yata yung gumawa nito. Nilagyan ng silicone, para siguro hindi tatagas. Oh, pero dito, pansin ninyo po rito, may tubig na rito. Tubig na tuyo yan. Dito nang galing. Sana walang problema yung cylinder head, sana hindi naka-block. Sana yung ano lang, yung silicone. Ayan, mamaya kalasin natin yan. Sir, yung angat mo yan, nakangat mo yan? Ayan, nakangat pala eh. Yan, tatanggalin natin yung cylinder head bolt. Titignan natin ngayon yung ano. Yung... Ito, nilagyan nila lang silicone. Siguro, yung mekaniko nito marunong din sa tubero. Okay, kalasin natin daw. Tanggal din ang cylinder head bolt. Ang ginagawa namin dito, binibira muna ng luwagan ng ano ng power handle. Ayun. Pagkatapos, titirain ng pack drive. Yeah. Ayan natin ha, abangan natin. Paglabas yung ano, may lalabas dito na bata. Bata. Tignan natin bakit nilagyan nila ng silicone. Sabi ko nga natin dito kanina eh. Yung mekaniko nito parang ano, tubero, gumagamit ng silicone. Yun ang nag, ano, yun ang nag... Apo, yun po yung dahilan po yung ano niya po. Nung nag-overheat na po siya, yung silicone po lumihis.
Parang nalusaw. Kahit ano po yun, nakadikit po yan. Hindi talaga dapat kailangan ng silicone. Baba na yan. Ano yun? Ligyan, ligyan. Ito. Kok na yan. Opo, yan. Ayan, tingnan natin itong ano, head gasket niya. Ayan o. Tanggalin mo yung tubig niya ron. Yung mga nakalagay na tubig yan. Ano, iangat mo? Hindi ba iangat pala yung piston? Lagyan mo na. Nasa ilalim yung piston yan. Yeah. Ano? Naglalaro yung sigunyal. Ay, talagang ano, napuruhan po ito. Opo. Yak. Ito po. Ano po? Sunog na sunog o. Oh. Sana di biyak. Sana walang biyak. Ano natin, baka mamaya nag-ano to. Ano ito, Jamel? Kulay na yan. Ano to? Lihain natin itong mga clearan nito. Sana walang ano, walang crack. Ang sinin nyo po ha, sariwa po yung ano nyo, silicone na nila kayo. Oh. Parang bagong sorry, gawa eh. Kailan lang ina niya. Yes, ma'am. Ayan o. Dito yan o. Asin niyo po yung sunog niyo o. Silalim. Ito, nakuruan yung ano, yung itong ano, uno. Natin sa dulo niyo. Oh, umangat to. Umangat. Elbo. Kaya kailangan po natin to, i-replace. I-replace natin tong cylinder head. Saka palit lang tayo ng ano ng cylinder head. Kasi ng ganyan, no? Dapat mo kasi hindi nilagyan ng ano ng silicone, you know, silicone mga yan, oh. Oh. Niluto niya eh. May mga mekanikong ano, marunong gumawa, ano, gumamit ng silicone. Siguro ito, tubero yung gumawa nito, yung mekaniko. Oh. Ayan po. Ayan. Ang maganda po. Opo. Ayan. Ang maganda po dito, yung ginagawa natin, andyan si sir, nakabantay. Alam niya po yung ginagawa natin dito sa sakyan niya. Kaya nga po sa atin dito sa shop, pwede kayong... Kung wala kayong pupuntahan, pwede nyong bantayan yung gawa natin para wala akong ano, walang taguhan. Kasi minsan kasi kung wala yung may-ari, ito na po, sabihin ko minsan, tapatan tayo, may mga gumagawang ganon. Kung wala yung may-ari, ah, ito na lang gawin natin, wala yung may-ari, kaya maganda. Andito yung may-ari, nakasaksis siya. At padala natin sa machine shop ito, at palitan natin ang head gasket. 101%. Okay na yan. Ayan, patala natin sa machine shop. Pinapakalas natin yung water pump. Kasi, sa urban po, madalas po nang sakit ng urban po niyan. May mga nagtatop overhaul po na hindi nag-check ng water pump. Yung water pump po niyan, yung impeller niya, yung pinaka-elisi sa loob ng water pump, napuput-put po nun. As in, ano po yun? Nawawa na po yun, nabubura. Arang mapa, nabubura sa mapa. Ano po yan? Nabuputput, nabupulbos. Natignan po natin yan. Pakalas natin yung water pump na yan. Baba natin yung cylinder head nito. Makikita nyo to kung bakit po binaba. Punta natin yung cylinder head. Andito tayo sa cylinder head. Toasted. Apa to. Pero, dahil sa ano niya, dahil sa nangyari sa kanya nito, overheat, nilagyan kasi ng silicone. Pinatanggal ko na rin yung water pump kasi minsan ang Nissan, ang sakit ng Nissan nabubut-but yung impeller, pero ito hindi naman. Ayun, titignan natin to, mapanoorin na to kung paano kaya no, paano natin kinalas to. Pinatay na natin yung ano, yung cylinder head at bullet. Bago na natin yung cylinder head, lagyan natin yung cylinder head bolt to. Tapos yan ang original na cylinder at gasket. Sabi nyo po, hindi po kami naglagay ng ano rito ha, hindi kami naglagay ng silicone. So ano lang po yan o, binilagyan natin ng silak po kasi inamasisip natin yan. Yung
Yung dinanan ng ipin po, yun po ang magiging silk na po yun, yung silak na yun. Kasi kung tumigas po noon, parang magiging bato po yun. Yan, nakalagay natin ang mga tornillo. Habang ilalagay yung takip, mag-adjust tayo ito, 16 to ha, 16. Ano, direct to 16. Ngayon, ang gagawin natin, short method. Ah, ito ha, ang gagawin na, ang natapos na natin ito, isa, dalawa, tatlo, ito, apat, two, four. Ngayon, ang gagawin natin, itong tatlo magkatali sa kaysa nito. Kaya ang problema, mga tukod. Ah, ito mo, ano, 16 to, 16. Subscribe mo. That's fun. Oh, 16 yan. Tandaan nyo po ha, mga sinatoro ko rito. Kung magluwag tayo nito, 3 finger lang oh. Three finger lang. Ito na tapos lang, saan dalawang tatlo. Tapos tayo dito. Bakit puro toko dito? Kasi manipis siya rin yung cylinder gasket nilagay ah. Na. Ginawa natin dito short method. Kung nakauna tayo yung adjust, tatlo rito. Ito. Yan, ating gumagalaw na yan. Tapos isa rito. Tapos kanina, ang nauna, ito, saan itong makatabi. Okay. Maglagay na lang tayo ng takip, mandara tayo. Ayan, plunder tayo. Plunder ninyo oh. Hindi katulad kahapon, sumisirit. Ayan, plunder yan. Ang top overall natin, dapat ng ganito, urban, isang araw, kaya lang, kahapon kasi, election. Ang nangyari, yung mga machine shop, sarado, kaya hindi tayo nakapagpamachine shop. Ayan o, plunder na, yan lagi na yung mga upuan. Ganito lang po, oh, napakasimple. Ang naging problema po talaga yung nilagay yung lang silicone doon sa cylinder gasket. Kaya reminder po sa mga kasawa natin mga mekaniko, huwag nyo ulitin po yung ginawa natin na ano, na gawin natin tubero yung ano, yung ginagawa natin na lagyan natin ng ano, gasket. O, basinin nyo po o. Wala na, hindi yung mga iba kasi nilalagyan ng embudo.
Eh, ito kahit dito wala na lang yun, oh. Wala na. Ito kakabayaran. Kahit ano. Oh. Yung mga iba po kasi, kahapon kasi yung bote dapat ang gagamitin natin, pag under pa lang, sumirit na. Ayan. Yun po ah, reminder. Silicone, dahil ano, sa silicone, nag-overheat. Pakiulit po, ulitin ko, mga mekaniko na kasama ko, huwag natin ulitin yung ganun trabaho. Kung sino man po yung gumawa nito, bawa ako sa'yo sir, meron ka rin utak, ginamitan mo ng silicone. Pero ewan ko, bakit anong ganun nangyari? Ito na lang po uli kong ano, pagbili na yun ang ano ko po. Tandaan nyo po, don't forget, subscribe, like, and share. Maraming salamat!